Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe. Welcome ulit sa aking channel, Julius Buyer Generation Cap 2022 Preliminaries. Ayan, round number 11 pa rin yung game po na ipapakita ko sa pagitan ni Hans Mukniman at Lebon Aronia, na kung saan matindi po durog in 21 moves. Force mate ang ginawa. Grabe. Tindi nito. Silipin po natin. Sa game po na to, white po si Nima, nag-ipor eh. C5 naman si Lebon Aronian. So, Sicilian defense, knight F3, D6, D4, C takes D4, knight takes D4, knight F6, knight C3, A6. Ayan, ito po yung tinatawag nilang Sicilian Nidorp variation. Very popular yan. Pagkatira po ng A6, Bishop D3 ang pinawalan ni Hans Mok dito. Hindi ito masyadong ginagamit eh. Balik ko lang, no? Ang popular po kasi dito, Bishop G5. Yung iba, Bishop E3. Yung iba naman, Bishop E2, Bishop C4. Pero yung Bishop D3, aba, hindi masyadong ginagamit yan eh. Medyo weird yan, no? Anyway, pagka Bishop E3, nag G6 bigla si Lebon. Parang Sicilian Dragon bigla. Ito naman pong si Hans Mok Niman, nag F3 po dito. Ayan. So, normal pong ginagawa yung F3, not to simply defend this, para yung bishop mamaya makapag bishop E3 yan. Para wala pong knight G4. Yun talaga yung one of the reason eh. Pineprevent po yung knight G4 na tira ng F3 na yan. Ngayon, eto kasi matindi. After F3, bishop G7. Normal, no? And after bishop G7, ang mga white po dito, automatic tinitira bishop E3 na. Yan po ang kadalasang ginagamit. Pero Hans Mok Niman, grabe, move number 8, nag-novelty, Bishop E2. Ayan. Siya po ay third best move ng engine. Ang best move talaga, Bishop E3. Kaya yung Bishop E2 na to, sabi ni Lebon Aronian, strange daw yung tira. Anyway, pagka Bishop E2, nag-Knight BD7 develop lang. Tapos Niman, nag-castling sa kingside. Alright, so normally kasi Bishop E3, Queen dito, tapos castling kingside. Pero Niman, safe castling ang pinili. Same side kasi mangyayari. Anyway, after po ng castling sa kingside na yan, oh, like B6 lang dito si Aronia with the idea of Bishop E7. Like Bishop E3 na, Bishop B7 nga, and then Queen dito. That is all typical development for the side of white. Ganyan talaga forma niyan. May mga idea na Bishop H6. Pag ganito pong nasa G7 yung Bishop. Ito naman pong si Aronia, nag-Queen C7. So, ito equal lang pagka Queen C7. Pero Niman, oh, grabe, agresibo. G4. Anip na yan. Matindi yung G4. Atake agad sa kingside pag nag-castling. Eh, si Lebon, sabi niya, ka-atake ka pala dyan, ha? Knight E5 lang ako. Hindi ko papayagan yung mga atake mo. Hindi ako magkakasting agad-agad. So, nag-G5 si Nima dito. Inatake po yung kabayo. Nag-Knight FD7 and then B3. Ayun naman. Halata naman yung idea niya. Bakit po nag-B3? Kasi po, ayaw patalunin yung kabayo sa C4. Pagka B3, nag-E6 si Lebon Aronian dito na medyo blunder daw. Kasi yung E6 po na yan, nag-create ng weakness sa D6. Ayan, magiging problema po yan. So, after E6, nag-F4 po dito. Ito pong si Hans Mok Niman. At kabigla-biglang blunder po ang ginawa dito ni Lebon Aronian. Kasi instead of moving the knight away, pinakasimple po mag-knight C6 ka. Itong si Lebon, nag-rook C8. Blunder daw. Blunder. Okay, ang gusto mangyari ni Lebon, takes mo to, may bawi ako dito eh. Pero na-miss niya to. Knight DB5, attacking the queen, at the same time defending. Of course, libre yan. So, takes, and then knight takes B5. So, yung tactics po na to, actually typical po ito sa Sicilian. Pag may weakness sa D6 na minsan nagpapakain talaga sa B5. Kasi, ang ending niyan, threaten yung queen, threaten po yung D6. So, ginawa dito ni Lebon, nag-queen takes C2 na lang. Nag-knight takes D6, and of course, magki-king move ka. Check yun eh. And then, eto, kinain lang po yung E5. Alright, pagkakain sa E5, tindi oh. Nakahang.
Ito pa yung mas malupit, yung rook takes f7. Kaya ang ginawa po ni Lebon, nag knight takes e5 para po depensahan yung f7. Pero may matinding tira dito si Niemann eh. Nag queen b5 lang si Hans Mook Niemann, no. Libre po. Kaso may discovery attack kasi. So yung knight, pwede mag takes dito, dito, or gagalaw lang siya, check yung king. Ang ginawa po ni Lebon Aronian dito, nag-queen takes e2, and after queen takes e2, sinimplihan lang po siya ni Niemann, knight f5, nag-resign. Kasi po, force checkmate, hanep na yan. Pag pumunta po sa king e8, mate. Ayun. Pag pumunta ka naman dito, checking ka muna sa d6, punta ka e8, mate na naman. Pag pumunta ka naman po agad-agad doon sa d8, mati pa rin after queen e7. Resign! Hanep na yan. Grabe yung ginawa kay Lebon Aronian. 21 moves lang. Minati sa gitna. Ayun. Ano masasabi niyo sa tirada ni Niemann? Mala engine ba yun? Ginawang puto ko chinta yung isa sa top 10 player sa buong mundo eh. Anyway, sana may natutunan kayo. Nag-enjoy po kayo sa video na to. Muli ito po ang yung coach, PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pong pagkikita, God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.